Diana, alam mo naman na tinatago namin tong lugar na to. Bakit dinala mo pa siya dito? Sorry, girl. Ang kulit niya kasi. Gusto ko talaga niya makausap. Bakit? Ano pang pag-uusapan natin? Grace, hindi kita masisi kung galit ka pa rin sa akin. Alam kong mali na tinanggap kong kliyente si Marcos. I want you to know na guilty rin ako sa nangyari. Kaya binitiwan ko na ang kaso. Alam kong nagkamali ako sa'yo. Pati sa pamilya mo. Dahil sa Marcos na yan, nagkasanga-sanga ang problema. Alam ko po. Alam ko rin na hanggang ngayon, hindi niyo pa nahanap si Edward. Diana, talagang sinabi mo lahat? Hindi naman makakatulong kung malaman pa niya yun. Guilty, Your Honor. Sorry naman. Hindi na isang dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Grace, gusto ko makatulong sa'yo sa kahit papaano. Bakit pa? Gusto ko makabawi sa'yo. Sa lahat ng mga naging atraso ko. Grace, huwag mong sabihing magtitiwala ka ulit dyan sa taong yan. Nung huli kayong magkasama, pinabayaan ka niya. Kaya ka napahamak. Nay, hindi ko naman po sinasabi na hahayaan kong tulungan ako ni Joel. Bahala siya kung anong gusto niyang gawin. Joel, sumama ka man o hindi, kaya ko ang sarili ko. Diana, halika na. Thank you. Nay, mag-uwi pa kami. Sige, mag-uwi po. Ay, Nina. Sige po. Tinawagan kami ng mga taong kumuha kay Edward. Pero hindi sila malocate ng mga pulis. Kaya walang nangyari. Magkakaiba kasi yung SIM na ginamit nila. Makukuha natin ang records ng tawag. Pero kailangan ipa-court order pa to para masubpina ang NTC at nai-release atin ang record ng call at text messages kung meron man. Pero sir, matagal na proseso pa yan. Kaya nga sila kumuha ng private investigator para mas mapabilis. Pero nahihirapan pa rin makakuha ng info ang investigador. Ganun talaga. Kailangan tumaas sa legal na proseso. Mga attorney naman kayo, alam niyo yan. Wala na po bang ibang paraan? Paimbestigahan ko ang pamilya ng Marcos na sinasabi ninyo. Pati ang X-gang na yon para makakuha tayo ng impormasyon. Pero hindi sila malocate ng pulis. Hindi naman magsasalita yung mga yun eh. Hindi sila aamin. Lalo lang nila kaming tatakutin. Mamaya kung ano pang gawin nila kay Edward? Teka muna, attorney. Huminahon kayo. Paano ako hihinahon? Ilang araw nang nawawala si Edward, ni hindi ko alam kung buhay pa siya o patay. Kaya nga kami lumapit sa inyo, dahil umaasa ako na matutulungan niyo kami. Gusto ko lang diretsyohin mo ako, may magagawa pa ba kayo o wala? Grace, masyado kang na-overwhelm. Kakampi natin sila, okay? Huwag ka na mag-mismo, hindi ka naman ganyan eh. Sir, kahit ganito ang kalagayan ko, gagawin ko ang lahat para mahanap si Edward. Pero kailangan kong tulong nyo. Kaya please, tulungan nyo ako. Sir, nagmamakaawa ako. Tulungan nyo ako, please. Diana, I won't give up. Madami pang paraan. Sir, kanino pa kami pwedeng lumapit? Nakaunawaan ko yung problema. Attorney, maniwala kayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawa pa rin kami ng sarili namin investigasyon. Gagawan din namin ng paraan para mahanap si Attorney Villarreal. Maaari din tayong humingi ng tulong sa iba pang sangay ng kapulisan. Kanino, sir? Yes, we are the National Anti-Kidnapping Task Force. Pero base sa kwento mo, attorney, hindi ordinaryo ang pagdukot kay Attorney Villarreal. Alam namin yun, Colonel Obrero. Sir, hanggang ngayon, hindi namin alam ang mga motibo ng mga taong kumuha sa kanya. Well, walang hinihinging ransom. At hindi nyo rin alam ang dahilan kung bakit siya inilayo sa inyo, kundi pananakot ng pamilya ng suspect. Pero kung pananakot lang, bakit nila pinapatagal ng ganito?
Bakit hindi pa nila binabalik si Edward?